Barangay Love Stories. Pili kung sino ang ating mamahalin. Hindi rin natin mapipilit ang ating mga sarili na kalimutan ang taong nasimulan na nating mahalin. Ikaw kapuso, kakalabanin mo ba ang puso mo dahil sa taong pinili nitong gustuhin? Dear Papa Dudut, ako nga pala si George, 25 years old at 5 taon na ang nakakalipas nang maganap ang ibabahagi ko sa inyo, Papa Dudut. Kapag nakita niyo ako ay mapagkakamalan niyo akong lalaki. George, tibo nga ang tawag sa akin ng mga kakilala ko dahil sa buhok, pananamit, asta at mga hilig ko. Malaking impluwensya noon sa akin ang mga pinsang kong lalaki at ang yumao kong ama. Mas nagustuhan kong makisama sa mga lalaki at hindi ako naintindihan ng mga kasabayang kong babae. Kaya naman mas lalo tuloy akong napasama sa mga lalaking kakilala ko. Isa na po doon ay si Paolo, kaidaran ko rin. Naging kapitbahay ko siya noong 17 years old pa lamang ako. At noong tumagal ay naging matalik kaming magkaibigan hanggang sa magkolehiyo na kami, Papa Dudut. Parehas kasi kaming nahilig sa pagbabike at video games. Bukod pa doon ay nasakyan ko rin ang topak niya. Kaya kahit noong lumipat na sila ng bahay, nanatili pa rin ang closeness naming dalawa. Madalas siyang nasa bahay noon, lalo na kapag may kailangan o kaya ay kapag gusto niya lang ng kapayapaan. Pero mas madalas siyang nasa bahay kapag broken-hearted siya, Papa Dudut. Hindi ata ako papasok sa NSTP para magawa ko yung assignment natin sa logic. Okay. Pumasok ka pa rin sa NSTP ha? Balitaan mo kung merong gagawin para makahabol ako. Ako na lang bahalang gumawa ng assignment natin sa logic. Okay. Ay, mukha namang wala kang interes sa mga sinasabi ko eh. Gusto mo bang pag-usapan kung ano yung problema mo? Alam mo naman kung anong problema ko eh. Si Laura na naman ba yan? Meron pa bang iba? Eh halos isang buwan na nung binasted ka niya. Baka namang pwede mag-move on ka na? Ang dali lang sabihin yan kasi wala ka naman sa kalagayan ko. Grabing patay na patay talaga ako sa kanya eh. Kakaiba siya. Siya lang talaga yung… Ganyan din kaya yung sinabi mo kay Joy, kay Ellen, kay Marie, kay Kate, pati na kay… Basta, kakaiba si Laura sa lahat. Eh okay, sige. Nabuwang na ata ako sa kanya. Di na ako makapag-concentrate sa pag-aaral ko. Kailan ka ba nag-concentrate sa pag-aaral mo? Hindi ako makakain ng maayos. Tatlong burger patty with rice at siomay nga yung kinain mo kanina eh. Nilantaka mo pa nga yung cheese sa ref. Ah! San ba ako nagkulang? Ginawa ko naman ang lahat, di ba? Oo nga eh. Sinusundan mo pa nga siya sa bahay nila nang hindi niya alam. Para sa safety niya lang yun. Para sa safety niya o pangarap mo lang talaga maging stalker? Hindi pagiging stalker yun. Pagiging in love yun. Kabag mo lang yan. Tapik-tapikin mo yung tiyan mo para lumabas. Para ka namang di best friend eh. Yung mga sagot mo parang nakakaloko. Ang bigat na nga kasi ng pinagdadaanan mo, gusto mo makijoin pa ako sa'yo. Pinapasaya lang kita, no? Kung gusto mo ako mapasaya, rentahan mo yung puting van sa kanto. Oy, gusto mong kidnapin si Laura? Labas na ako dyan, ha? Anong kikidnapin? Pupunta tayo sa resort. Magbabayad tayo sa pool na maraming chlorine. Para malunod na yung feelings ko para sa kanya. Ang corny naman ito. Mabuti pa, alis na nga lang ako. Oh, ito naman no. Binibiro ka lang eh. Nakakainis ka kasi. Parang di ka marunong dumamay. Ay, sorry na. Sa totoo lang, kaya lang ganito ako magsalita kasi… Kasi nakukonsensya ako eh. Nakukonsensya saan? Eh kasi hindi yata ako magaling na tulay. Kung nailakad lang kita ng maayos kay Laura, baka bumigay na yun. Mukhang kinakalawang na ako eh. Huwag mong isipin yun. Dapat nga magpasalamat ako sa'yo eh. Kasi mas nag-e-effort ka pa sa akin sa mga nililigawan ko.
Baka nga konti na lang eh. Ikaw na yung sagutin nila. Yuck! Sa bagay, magkaiba ata tayo ng trip sa babae, no? Ano bang trip mo? Nung trip? Tipo mo sa babae. Ang tagal na nating magkaibigan. Di ko pa rin alam kung ano yung gusto mo sa babae. Para ako naman yung maging tulay mo. Huwag na natin pag-usapan yan. Ito naman, maglilihim pa. Ang tagal na nating magkakilala. Gagraduate na tayo ng college pero ni minsan, di pa kita nakitang nanligaw ng babae. Ano ba talaga ha? Sabihin mo na para matulungan naman kita. Dakilang best friend, yan ako kay Paolo Papadudut. Ako yung gumagawa noon ng assignments niya, nag-enroll sa kanya at nagpapakopya tuwing may quizzes at exams kami. Ako rin noon ang nagliligtas sa kanya sa parents niya sa tuwing may ginagawa siyang mali o hindi naman kaya kapag bumabagsak sa klase. Naging tutor na rin niya ako kahit sa mga subject na wala akong kaalam-alam at syempre dakilang tulay sa mga babaeng natitipuhan niya dati pa. Dakilang best friend, yan nga talaga ako kay Paolo. Hindi naman ako nagrereklamo o nagdadamot pagdating sa pagtulong sa kanya. Hanggat kaya ko noon ay ginagawa ko kahit nga yung mga bagay na hindi ko inaakalang kaya ko ay nagagawa ko para sa kanya. Masyado kong pinanindigan na isa kong tunay na kaibigan sa hirap at sa saya, Papa Dudut. Isa sa mga nakahalata na mga sakripisyo ko ay ang mama ko. Hindi si mama umiimik noong una pero noong napapansin niyang parang hindi na maganda ang epekto ng pagkakaibigan namin ni Paolo ay pumagitna na siya. Lang umuwi. Alas 11 na ng gabi ah. Tanod ka? Hindi ko po napansin yung oras eh. Saan ka nga galing? Kanina pang alas 3 ng hapon natapos ang klase mo ah. Kina Paolo po. Kina Paolo na naman. Sinamahan ko po kasi maglaro ng computer games. Di ba pwedeng sa weekend na gawin yan? Ngayong weekday daw po kasi siya malungkot eh. Ah, nakaschedule naman pala. Maliligo na po ako. Bago ka maligo, lumapit ka muna rito. Bakit po? Ikaw ba may plano dyan sa pagkakaibigan nyo ni Paolo, ha? Po? Lahat na lang ng ginagawa mo para sa kanya eh. Di na nga ata best friend ng turing niya sa'yo eh. Para ka ng yaya. Grabe naman si mama. Tinutulungan ko lang naman po si Paolo. Lalo na ngayon, broken hearted siya eh. At paano ka naman? Anong paano po ako? Pag naging broken ka sa kanya, sinong tutulong sa'yo? Huwag mong sabihin ako ha, tinatamad ako. Loh, si mama. Ako? Broken? Yuck! Makayak naman to. Kala mo naman totoo. Kasi nakakadiri po yung sinasabi niyo eh. Anak, alam ko. Alam na alam ko. Hindi ko po kayo naiintindihan. Alam ko yung tinatago mong feelings para kay Paolo. Loh, si mama. Lakas ng amats. Ah, baka nga amats lang to. Amats lang siguro yung nakikita kong ID ni Paolo sa ilalim ng unan mo. Ma! Amats din siguro yung naririnig ko sa'yo sa gabi. Yung inaamin mo yung feelings mo para kay Paolo habang nasa harapan ng salamin. Amats nga siguro yun. Si mama naman eh. Amats din siguro yung nabasa ko sa pinilas mong page sa diary mo. Yung sinulat mo na sana hindi na lang kaibigan ng turing sa'yo ni Paolo. Na sana babae ang tingin niya sa'yo. Babaeng pwedeng mahalin. Ah! Amats din pala yun! Please, ma. Huwag niyo sasabihin kay Paolo yan, ah. Wala naman akong balak sabihin. Ikaw ang dapat magsabi. Ayoko nga. Secret na lang lahat? Ganon? Kunwari best friend pero deep inside gusto magpasyota? Okay naman po kahit best friend lang. Nick-nick mo. Papunta ka pa lang, nakailang round trip na ako. Hindi naman po kasi madali ito, ma. At mas madali ba kung ililihim na lang lahat ng nararamdaman mo? Ay. Pag-isipan mong mabuti. O siya, maligo ka na. Amoy nag-overheat na computer ka na. Hindi ko naitago kay mama ang totoong nararamdaman ko kay Paolo, Papa Dudut. Naisip kong kailangan ko rin ng mapagsasabihan ang feelings ko sa best friend ko.
Nahirapan na rin kasi akong isolo yon kaya natuwa ko kahit papaano na nandyan si mama para tulungan akong iproseso ang nararamdaman ko. Pinayuhan nga ako ni mama na bawasan na ang pakikipaglapit kay Paolo. Sinabi ni mama na mas lalalim lang ang feelings ko sa best friend ko kung patuloy ako sa pag-alalay sa kanya. Hindi ko sinunod ang gustong mangyari ni mama. Sinabi ko sa kanya na kahit naman hindi malaman ni Paolo ang feelings ko sa kanya, ayos lang. Genuine naman noon ang kagustuhan kong maging best friend ni Paolo. Oo, aminado naman ako dati na masakit talaga, na hanggang dun lang kami. Pero may parte sa puso ko na tanggap na yung sitwasyon ko. Nasanay na ako, Papa Dudut. Hiniling ko na lamang na huwag niyang malamang mahal ko siya. Kasi hindi pa ako handang aminin lahat ng yon sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Parang nakakaloko naman ang tadhana. Habang pilit ko noon na nilalabanan ang nararamdaman ko para sa kanya ay saka naman lalong lumalim yon. Natakot na nga ako dahil baka magkatotoo yung sinasabi sa akin ni mama na hindi na ako makakaahon pa dahil masyado ko nang nilubog ang sarili ko sa kanya. Mas lalo pang ang naging komplikado ang lahat nang pumasok sa eksena ang bago kong kapitbahay na si Sonia. Napakaganda ni Sonia, Papa Dudut. Kung tibo nga lang talaga ako ay baka nagustuhan ko na siya. Malaki ang hawig niya kay Kaylin Alcantara lalo kapag nakangiti siya. Kaya hindi ko masisi noon si Paolo kung mabilis siyang na-fall kay Sonia. Unang beses lamang niya itong nakita ay kinulit nga kaagad ako ni Paolo noong nakita niyang kausap ako ni Sonia. Hindi na niya ako tinantanan hanggang sa pumayag akong tulungan siya para maligawan na si Sonia. George! O bakit? Tulungan mo ako. Anong assignment na naman ba? Bigay mo na lang sa akin at isasabay ko na sa gagawin ko mamaya. Hindi tungkol sa assignment. O eh, saan pala? Kay Sonia. Yung maganda mong kapitbahay. Alam mo lang agad yung pangalan, ha? Alam mo naman ako kapag interesado ako sa babae. Inaalam ko lahat. Inalam mo rin ba na may boyfriend si Sonia at malapit na silang ikasal? Yan ang una kong chinek at nalaman ko. Single siya at never pang nagkaroon ng boyfriend. May boyfriend yun. Mas gwapo pa sa'yo tsaka mayaman. Mas magaling ka pa sa akin eh. Nakausap ko yung kasambahay nila. Eh di okay. Pero maarte yung Sonia na yun ha. Paalala lang. Di ba mahina tolerance mo sa mga babaeng maarte? Kung kasing ganda lang naman ni Sonia, kahit minuminuto pa siyang mag-inarte, mapopol pa rin ako paulit-ulit. Ay maintenance yun. Di mo kakayanin lifestyle niya. Kawawa ka lang. Ano bang high maintenance? Ina-stalk ko na Facebook niya. Sobrang simple lang na babae. Kaya ako nga nagustuhan eh. Mukhang madali lang pasayahin. Mukhang madali lang makontento. Ay, Sonia. Akin ka na lang, please. Tigilan mo na nga yung illusion mo. Alam mo, kanina mo pa ako kinukontra eh. Alata ba? Alam ko may pagkanega ka. Pero baka naman pwedeng isang tabi mo muna yan at tulungan mo na lang ako sa kanya. Please? Ha? Eh bakit ako? Kasi best friend kita. Saka madalas ikaw naman talaga ang tulay ko, di ba? Saka nakakausap mo siya lagi eh. Madali mo na lang akong mailalakad sa kanya. Ikaw pa ba? Ay naku, Paolo, pass na ako dyan. Marami akong kailangan gawin. Inaasikaso ko pa yung… Sige na, please, George. Please, bihira lang ako humingi ng pabor sa'yo. Bihira? Okay, sige. Madalas ako humingi ng pabor sa'yo. Pero sana wag mo naman akong tablayin ngayon. Tulungan mo naman ako. Kahit ngayon na lang. Last na to. Gusto ko talaga si Sonia eh. Ganyan din yung linya mo sa mga babaeng naggustuhan mo dati, di ba? Hirap ng paniwalaan, sa totoo lang. Kahit ngayon ka na lang maniwala sa akin. Pero Paolo… Sige na naman, George. Para naman tayong di mag-best friend eh. Nakakatampo ka. Dati naman payag ka lang ng payag. Di ka marunong humindi sa akin.
Kaya nga sa lahat, ikaw yung pinakamahal ko eh. Pinakamamahal mo? Oo, pinakamahal na kaibigan. Ah, okay. Okay? Ibig sabihin, payag ka na? Oo na. Nice! Sabi ko na eh, di mo talaga ako matitiis. I love you, George. I love you talaga. Wala nang bawian, ha? Nakiliti ako noon nung sinabihan niya ako ng I love you, Papa Dudut. Kahit nga mahal niya lang ako bilang kaibigan ay tinanggap ko na yon, at least eh mahal niya ako, hindi ba? Natangahan na rin ako sa sarili ko kasi hindi ko naman dapat ginagawa yon. Pinasakitan ko lamang ang sarili ko at alam kong mali yon. Hindi ko lang talaga nagawang tanggihan yung hiling niya kasi ayokong sumama ang loob niya sa akin. Kaya naman kahit labag sa kalooban ko ay inilakad ko si Paolo kay Sonia, Papa Dudut. Inaya ko si Sonia na pumunta sa mall para magawa ko na yung planong ilakad si Paolo sa kanya. Agad namang sumama sa akin si Sonia at na-excite pa ito na makabanding ako. Siya pa nga yung nag-offer na manlibre dahil kukuha lang daw niya or kakakuha lang daw niya ng allowance niya galing sa parents niya sa UK. Natuwa ako kasi hindi mahirap kausap itong si Sonia. Naisip ko na madali ko lang talagang maibebenta si Paolo sa kanya. Nakonsensya pa nga ako ng kaunti nang maalala ko na medyo sinaraan ko nga pala siya kay Paolo. Nagselos lang naman ako at normal lang namang makaramdam ng ganon kapag nagmamahal ka, hindi ba? Alam mo, puti na lang inaya mo akong mag-mall. Ang tagal ko na kasing gustong gumala eh. Pwede ka namang mag-mall mag-isa. Gusto ko kasi may kasama. Para ka palang yung best friend ko eh, si Paolo. Hindi rin makapunta ng mall mag-isa. Alam mo, bagay kayong magkasama. Siya ba yung kasama mong nag-bike last Sunday? Yung kaway ng kaway sa akin? Oo, siya yun. Pagpasensyahan mo na yun ha. Kala niya yata election eh, kaya sobrang friendly. Pero friendly talaga yun kahit hindi election. Kahit mahal na araw, friendly yun. Okay. Minsan nga sa sobrang pagiging friendly niya eh, nafo-fall ang karamihan sa mga babaeng kinakaibigan niya. Pero hindi siya paasa ha. Sadyang malakas lang yung sex appeal niya. Mukhang palikero. O hindi ah. Akala mo lang yun. Marami nagkakagusto sa kanya pero minsan lang yun ma-inlove. Pag na-inlove pa yun, ako, buhos na buhos. Eh ikaw, paano ka ma-inlove? Ako? Di ko pa alam eh. Paanong di mo alam? Di ka pa ba na-i-inlove? Parang hindi pa. O sige, ganito na lang. Anong klaseng tao ang magpapa-inlove sa'yo? Hala, bakit naman biglang ganyan yung tanungan? Bonding nga natin to, diba? Dali, kwento na. Wala naman akong dapat ikwento kasi hindi ko naman alam kung ano ba yung love-love na yan eh. O sige, mas simplehan na lang natin ha. Ano ba yung tipo mo sa isang tao? Yung ano? Teka, parang ang hirap ah. Siguro naman nagka-crush ka na. Alalahanin mo lahat ng katangian na nagustuhan mo sa naging crush mo. Tapos, yun na yun. Dali na. Gusto ko yung nakakasundo ko sa lahat ng bagay. Yung masaya kasama, puro tawa, ganun. Tapos yung mapapasaya ko lagi. Yung tipong ako yung laging magpapangiti sa kanya. Yung kaya ko siyang patawanin lagi, ganun. Parang ang sarap mo naman palang mahalin, no? Swerte naman ang magiging karelasyon mo. Pero alam mo kung meron mang masarap mahalin, si Paolo yun. 5-star review lagi yun sa mga ex niya. Perfect na boyfriend talaga. Lahat ng kailangan mo, ibibigay niya. Kanina mo pa pinibenta si Paolo sa akin ah. Yung mga linya mo, parang pang TV commercial eh. Hard sell kung hard sell. Parang binibentahan mo lang ako ng sabong panlaba ah. Oh, hindi naman. Sinasabi ko lang. Nagkataon lang na ano eh, medyo may connection yung sinasabi mo kay Paolo. Kala mo ba hindi ko nahahalata? Alam ko namang plano mong ilakad si Paolo sa akin eh. Halata na ba masyado?
Hay nako, halatang halata. Sorry na. Okay lang, pero last na yan ha. Anong last na? Huwag mo nang ilakad si Paolo sa akin. Ayoko sa kanya. Eh, pero Sonia. George, ayoko sa best friend mo. Sabihin mo na yan sa kanya. Oh, tara na sa department store. Libre kita ng polo shirt. Hindi ko alam noon kung ano ang mararamdaman ko. Nalungkot ako dahil hindi kumagat si Sonia sa paglakad ko kay Paolo. Natuwa din ako dahil nalaman kong hindi interesado si Sonia kay Paolo. Pero mas nang ibabaw sa akin ang lungkot kasi alam kong nabigo ko si Paolo. Yun pa naman ang pinakaayaw kong mangyari sa akin dati. Yung hindi ko matupad yung gusto ng best friend ko. Hindi ko noon alam kung paano sasabihin kay Paolo na ayaw sa kanya ni Sonia. Hindi ko sinabi kagad sa kanya yung mga sinabi ni Sonia dahil naghahanda pa ako. Naramdaman ko naman na gusto talaga ni Paolo si Sonia. Kay Sonia labang siya tinamaan ng ganon. Kaya gusto ko sana siyang matulungan. Pero wala na akong magagawa kung mismong si Sonia na yung nagsabi na hindi niya gusto si Paolo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kay Paolo, Papa Dudut, sinabi ko sa kanya na may pag-asa siya kay Sonia. Nakita ko kung gaano kasi si Paolo nang sabihin ko yon sa kanya at nakonsensya ko dahil alam kong pinapaasa ko lamang si Paolo sa wala. Hindi ko lang kasi siya kayang harapin noon at sabihin sa kanya ang katotohanan. Mas nasasaktan kasi ako sa tuwing nakikita ko siya noon na durog at malungkot. Naisip ko na baka magawang ko pa ng paraan yon at naisip ko ngang maghanap ng ibang babae na higit pa kay Sonia. Baka sakaling mabaling yung nararamdaman ni Paolo sa iba kung mas maganda, mas sexy at mas mabait yung makikilala niya. Iniwasan ko na rin si Sonia ang huli naming pagkikita ay noong nasa mall pa kami. Nainis kasi ako sa kanya dahil nire-reject niya si Paolo. Naiinggit din ako kasi ang tagal ko ng pangarap na ako ang mahalin ni Paolo pero hindi naman yon nangyayari. Samantalang si Sonia binabaliwala lang niya ang feelings ni Paolo. Ang unfair ng mundo. Ilang beses na nagchat-chat at tumatawag si Sonia sa akin noon para makipag-bonding sa akin pero hindi ako sumasagot. Kapag nagpupunta naman siya noon sa bahay ay nagtatago ako. Gusto ko na iparamdam sa kanya na ayoko siyang kasama at ayoko siyang makita pero mukhang hindi siya manhid. Mukhang hindi siya manhid, Papa Dudut. Sino yan? Michael ba yan? Uy! Sonia! Hi! Bakit nandito ka? Paano ka nakapasok sa bahay namin? Pinapasok ako ng mama mo. Okay lang bang pumasok dyan sa kwarto mo? Uy, teka! Huwag ka munang pumasok! Sandali! Ano muna yung kailangan mo? Marami kasi akong gagawin eh. Hmm? Sabi ng mama mo, nagkukulong ka lang naman daw sa kwarto. Eh, dahil busy ako, marami akong ginagawa. Ano ba kasing kailangan mo? No time, Sini. Libre ko. Ayoko lumabas. Okay. Pwede namang manood na lang tayo ng TV dito sa kwarto mo. Ayokong manood ng kahit na ano. Okay. Tambay na lang ako rito. Marami pa akong gagawin, Sonia. Hindi naman kita iistorbohin. Kung gusto mo, pwede pa kitang tulungan eh. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Gusto ko mapag-isa. Kaya kung wala kang ibang sasabihin… Bakit mo ko iniiwasan, ha? Ano? Ilang weeks mo na akong pinagtataguan. Wala ka namang utang sa akin para iwasan mo ko. May ginawa ba akong mali sa'yo? Wala ka nagawang mali. Busy lang talaga ako. Alam mo, nakakainis ka. Kuklosin mo ko tapos nung nasanay na ako na lagi kang kasama, bigla kang magbabago. Bakit? Obligasyon ko ba na dapat lagi kitang samahan? Ang sa'kin lang… Dapat hindi mo na lang ako kinaibigan kung hindi mo naman ako kayang panindigan. Anong panindigan ko? Labo mong kausap ah. Mas malabo kang kausap. Alam mo, mabuti pa umalis ka na. Nakakasira ka ng araw eh. Hindi ako aalis.
Umalis ka na bago pa... Uy! Bakit mo ko hinalikan? Para malaman mo kung ano yung dapat mong panindigan. George, mahal na kita. Pero Sonia... George! Anong ibig sabihin nito? Paulo? Papadudot, bisexual si Sonia. Hindi ko yun nakita sa kanya noong nagkakasama pa kami. Kaya naman nagulat ako nang inamin niya na attracted siya sa akin, kaya pala wala siyang pakialam noon sa mga pagrereto ko kay Paulo. Dahil sa akin pala nagkakagusto si Sonia. Hindi ko man lang naramdaman na na-fall na pala siya sa akin. Masyado kasi akong nag-focus sa pagiging tulay sa kanila ni Paulo. Kaya pala naging madalas noon ang pagchat ni Sonia sa akin at pagbibigay ng mga regalo, at kaya pala lagi niyang tinatanong sa akin dati yung mga gusto ko sa relasyon dahil balak pala niya akong ligawan. Noong hinalikan ako ni Sonia ay nagulantang ang mundo ko, Papa Dudut. Doon ko po na-realize na talagang babaeng babae ako at si Paulo talaga ang gusto ko. Yun nga lang, parang nakakaloko ang tadhana dahil yung paghalik pa ni Sonia sa akin ang inabutang eksena ni Paulo. Nakita ko kung gaano siya nabigla sa naabutan niya sa amin ni Sonia. Kinabahan ako lalo na noong nakita ko ang galit sa mukha niya. Nag-walk out siya at dali-dali ko naman siyang hinabol. Hindi ko na inalala pa si Sonia na naiwan naman sa loob ng kwarto ko, Papa Dudut. Sinabi ko bang sumunod ka? Mag-usap tayo. Wala tayong dapat pag-usapan. Traidor ka. Hindi ako traidor. Eh anong tawag mo sa nakita ko? Hinalikan mo si Sonia. Hinalikan mo yung babaeng gusto ko. Di ba nilalakad mo ako sa kanya? Kaya pala walang nangyayari sa paglakad mo sa akin kasi sinulot mo na pala. Hindi ko siya sinulot sa'yo. At saka hindi ako humalik sa kanya. Siya! Siya yung humalik sa akin. Bakit ka nagpahalik? Alam mong gusto ko siya. Nabigla rin naman ako sa ginawa niya eh. Hindi ko ininaasahan. Ha! Kaya pala sinisiraan mo siya sa akin kasi ikaw naman pala tong may balak sa kanya. Kaya naman pala di ka na rin nag-update sa akin tungkol sa kanya. Kasi siguro, busy ka na. Busy ka na, nakasama siya. Siguro matagal na kayong magkarelasyon, no? Nililihim niyo lang siguro sa akin. Pinagmukha niyo akong tanga. Hindi, Paulo. Walang kami. Ayoko nang maniwala sa'yo. Traitor ka! Mula ngayon, magkalimutan na tayo! Paolo, makinig ka! Sandali lang naman! Huwag mo nga akong hawakan! Sana masaya ka na ngayon! Magsama kayong dalawa ni Sonia! Nandidiri ako sa mukha mo! Gusto kitang duraan sa sobrang galit ko sa'yo! Wala kang kwentang tao! Wala kang kwentang kaibigan! Walang kwentang kaibigan? Wala akong kwentang kaibigan sa'yo, Paolo? Matapos lahat ng ginawa ko para sa'yo? Ang dami kong sinakripisyo at ginawa para sa'yo! Tapos sasabihan mo ako ng ganyan? Pandidirihan mo ako dahil lang sa isang babae? Wala akong pakialam sa'yo! Mula ngayon, patay ka na sa akin! Patay na ako sa'yo? Ako? Na walang ibang ginawa kundi tulungan ka kahit ang hirap, kahit ang sakit! Yung taong walang ibang ginawa kundi mahalin ka ng totoo! Ganun na pala yung pagmamahal mo sa kaibigan, no? Yung aahasin mo yung taong gusto niya? Paolo, mahal kita! Hindi bilang kaibigan! Mahal kita! Mahal kita! Anong sinasabi mo, George? Mahal kita! Dati pa! Paolo, may pag-asa bang mahalin mo rin ako? Naguguluhan ako! George, mas lalaki ka pa kaysa sa akin! Paano mahal mo ako? Babaeng babae ako, Paolo! Oh, yung pananamit ko, yung pananalita ko, yung mga gusto ko puro pang lalaki, pero
Pero pusong babae ako. At alam ko yung puso ko. Ikaw lang yung gusto. George, hindi ko alam. O ngayong alam mo na. Pwede na ba? Pwede bang tingnan mo naman ako bilang babae? Yung babaeng pwede kang mahalin? I'm sorry, George, pero... Oo, mahal kita. Pero bilang kaibigan lang. Mapag-aaralan naman yun eh. George, hindi! Malabo! Hindi ko nakikita sarili ko na mamahalin ka ng higit pa sa kaibigan. Papadudod, para akong sinampal ng ilang ulit sa pag-reject ni Paolo sa akin. Nanliit ako dahil pinilit ko pa ang sarili ko sa kanya kahit naging klaro naman siya na hindi niya ako pwedeng magustuhan. Sa sobrang hiya ko napatakbo na lamang ako palayo sa kanya at nagmadali akong umuwi para umiyak. Naabutan ko si Sonia sa kwarto at hindi na ako nakapag-isip noon at hinalikan ko siya. Sinuklian naman niya yon ng mas malalim pa na halik. Hindi ko alam kung bakit pumasok sa utak ko noon na halikan siya, Papa Dudut. Siguro gusto ko lang na gumaan ang pakiramdam ko. Gusto ko lang sigurong maramdaman ako naman yung pasasayahin. Sa kabila ng mga dahilang nabanggit ko ay hindi ko na alam, basta ginawa ko na lang na halikan si Sonia. Yun na ang simula ng relasyon naming dalawa. Naisip ko na baka nga para sa babae ako. Naisip ko rin na totohanin na lamang ang iniisip ng ibang tao sa akin na isa akong tibo. Pinanindigan ko na lamang yon, Papa Dudut. Sinubukan kong mahalin si Sonia, mas lalong nagalit sa akin si Paolo nang nalaman niyang kami na ng babaeng kinakabaliwan niya. Naging dahilan na rin yon para tapusin na niya ng tuluyan ang friendship namin. Nasaktan po ako sa desisyon niyang yon, pero tinanggap ko yon. Pinagpatuloy ko na lamang ang relasyon ko kay Sonia dahil mabait naman siya at nararamdaman kong mahal niya ako. Naisip kong doon na lang ako sa taong mahal ako, at least hindi nila ako sasaktan tulad ng ginawa ni Paolo sa akin. Nang tumagal nagustuhan ko na rin ang presensya at pagmamahal ni Sonia. Napamahal na rin ako sa kanya. Pero aminado akong hindi kasing tindi noong nararamdaman ko para kay Paolo yon. Sa ngayon ay maglilimang taon na ang aming relasyon at stable naman ang lahat. Nagkakagusto pa rin naman ako sa mga lalaking nakikilala ko, pero umiiwas na ako dahil committed na ako kay Sonia. Pero hindi naman ibig sabihin noon tuluyan ang nakasara ang puso ko sa mga lalaki. Kung sakali mang hindi kami mag-work out ni Sonia, Papa Dudut, pwede pa rin naman akong sumubok magmahal ng lalaki kung meron mang darating. Sa ngayon ay masaya na ako at kontento naman ako kay Sonia. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking liham. Naway sana ay meron po kayong natutunan sa aking kwento ngayong araw na ito. Ang inyong kapuso at kabarangay, George. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever.